yung last pick alis. Meanwhile, ang inisip lang na matagal ng Cignal Ultra is the X-Borg. Yeah. I think kinuha rin nila yung X-Borg for added damage on the side lanes kasi nagkaubusan talaga ng fighters dito. I don't know, man, pero game number one, ibibigay ko yung draft Cignal Ultra. How about you? I would have to go with Execration just because mahilig ako sa mga Alice picks. Alice is the way. Alice is the new way, kahit ako. Alright, there we go. Bensanity, pumasok mag-isa dito. Oh, dito, mama. Ang mga ilang skills. Mabubuhay pa siya. But let's look at the spells right now, Butters. What is this? Five-man flicker. Para Cignal Ultra. It's a way to shut down si Sagitnoy, Avatar of the Guardian, and si Benny Cute din. With the Blood Ode. And it's a good way then to escape Etomax kapag ginamit niya yung Feathered Airstrike. Oo. So alam ng Cignal Ultra dito na a-action ang Execration dahil apat din ang flicker ng Exe. Oh! At ayun na nga, sabi ni Rhea dito, it's time to shine. First blood for Rhea getting Chakdu. Chujin just staying in the top lane. This is a hard matchup actually for the Gatot Gacha. Kasi mag-a-undefire lang dito ang X-Borg. Kumbaga, ito yung damage output na hindi mo ano eh. Hindi siya yung tipong burst. Kaya si Sagit na dito, pwede niyang, hindi ito yung damage output na hindi lang lumalabas one time. Oo. Na pwede niyang hindi pansinin. Oo. Once na naman misplay siya dito, pwede siya tamaan ng tatlong, sabihin natin ng five claims, ng dalawang base dire-diretso, mag-overheat siya. Tapos it will deal significant amount of damage sa kanya. And kaya lang ulit-ulitin ni Tsujin yun. Yeah, probably kaya din ni Sagit. No? The only problem I think with the X-Borg is, of course, the Firaga Armor. Ayaw mo kasing ibuhos yung passive na normal mo dyan kung ikaw yung Gatot Kache. So I think what can you do is you just need to clear the wave, use the Concussive Blast, and hope for the best. Kasi ayan o, dinadaan lang ni Tsujin sa kanyang Firaga Armor, but this time, nandito ang Feather Air Strike and Tsujin will win that coin fight. Mm-hmm. At habang nangyayari lahat yun, Hades dito will go straight for that red buff and it's close to the turtle right now. Both teams are well equipped to fight dito sa area ng turtle mamaya-maya. Yes. Actually, medyo safe ngayon ang laruan ng Execration. This is unusual of them. Usually, nakikita natin, level 1 pa lang. Gusto na kaagad nila. Oo. Juntukan eh. Actually, trinay nila kanina. But it failed on Bensanity. So, right now, Cignal Ultra controlling every side lane there is. Butters. Chakno with the Popo and Koopa, what kind of initiation can he bring? Hindi natural na initiator ang Popo and Koopa eh. Manjin, it's more on the zoning and not giving them the proper position. Yes. Nakapag nag-overextend sila dito, it might be a knock-up coming out here for the side of Popo and Koopa din. Oh, pero my. Sinasabi lang nila dito, hindi naman yun yung initiation natin. Counter-initiate tayo. Uh-oh. Meron tayo Avatar of the Guardian. Oo. Avatar of the Guardian is the way for Execration to enter the fight. But Cignal Ultra, si Rhea, men, bagong klaseng ka-lead play to. Ito yung ka-lead na naglalakbay sa mapa using the sandwalk. Kanina mga ka-lead na napanood natin, talagang stay lane lang eh. Oo. Ngayon, di-utilize sila yung sandwalking na yan to its maximum potential. Literally just using it to his heart's content. Oo. Tinatawag nga natin. And Cignal Ultra dito. Oh my love. Kaya nilang pumunta doon sa other side of the map. And Tsujin dito actually drops the Firaga Armor. Siya pa yung nalagay sa alangan. And hindi niya in-expect na nasabog lang bigla yun. Oo, maaga niya actually ata pinup. He really thought na mababurst na yon. Sa Gitno still has actually the taunt pero hindi na kailangan. Eto Max with the counter kill. Tsujin miscalculating his skill there. For a while. Oo. Nauna sumabog yung Firaga Armor kaysa yung flicker. Oo. I mean, it's a good try. If sumabog yung Firaga Armor doon sa tapat ng kalaban, that could have been a kill. Yes. Pero Bensanity, a bit unlucky there. Yeah. And that is actually the main source of the power ng X-Borg. Kaya lumamang bigla si Sagitno. And ngayon, because of the Farsa, Cignal Ultra hindi makalapit. Execration right now, ladies and gentlemen,
with a good outplay in the top lane, getting the turtle and getting a little bit of economy advantage. 1,800. 200 gold. Ang kanilang 200 gold. Dito, 200 gold. Yes, and Hate di naman dito. He's getting a lot of the things that he wants onto the map. He's getting gold, he's getting the turtle. And it's about time na talagang umaksyon siya dito. Oo. Because, alam mo, Manjin, ito lang yan eh. Oh. Walang retribution dito yung side ng Cignal Ultra. Yun lang. So, ang pwedeng gawin dito ng Execration is ipilit nila ipilit tong turtle na to. Oo. Kapag mag-turtle up na, huwag sila papahuli. They should stick together as five because they clearly have the advantage kapag ganun yung nangyayari. I think fully aware din ng Cignal Ultra na si Hate ang main target dahil siya ang merong retribution. Pero mas pinuputin nila ang pressure dito sa top lane dahil ang lalim na ni Chujin, but he has the immortality. Ang agang immortality butters for Chujin. And I think pilay na yung top lane ngayon ng Exe. They need to make a play right here, right now. There you go, Phantom Execution. Pero dodge mula kay Imba DJ. Ben Sanity buhay pa din at makakapatay pa nga si Hades. What was that dodge? Okay. So ganito yun nangyari. Imba DJ just using the innate capability ng isang Kagura para makatakas, makabalik, makapasok sa fight. Wow! And Clock of Destiny na dito, si Kagura. So that means, nagsimula na yung stacking niya dito. Yun yung mahirap dun sa Phantom Execution eh. May chance kang mag-flicker out or either Gusho Umbrella Flea eh. Yeah. Oo eh. Telegraphed kasi siya. Oo nga eh. Nakikita mo sa lapag kung kailan siya tatama at kung saan siya pupunta. Oo. And kapag may mga marker na ganyan, usually, may tatamaan si Hades dito ng Mountain Shocker. Na shock si Eto Max. Shocking. Shocking. Kaya nga Mountain Shocker. Totoo ka dyan. It's calculated. Min, parang... Nandun pala. Wala ng dash. Ni Imba DJ dito. Imba DJ, the second time na na-outplay niya si Hate. The first one was with the Rusho Umbrella Flea. And this time, inabangan niya. Sakto parallel pa yung puncture in, puncture out ni Hate doon mismo sa payong. Okay, so Hate there, really trying his best, pero nakita na si Rhea dito, kinakagat siya nung aso. Wow, too many vision control for Cignal Ultra, and Execration can't find the right timing. Meanwhile, papasok dito si Benny Cutie. Nice blood on. Nasa kanya dito ang turtle. He uses the Winter Truncheon to be safe. And then, going blood out. Hades will now go for the Cyclone out. Pero merong counter go dito sa wakas. Sabi ni Hate, huli ka ngayon. Imba DJ, kanina ka pa. Execration. Benny Cutie. Nice execution. Dito, nagiging malaking factor si Sagitno. Kung dun sa laning, nagkakaroon siya ng problema kay Tsujin. Even though he got one kill, talagang literal na pinahirapan muna siya bago niya nakuha lahat yon. Oo. Sagitno is getting the assist na dapat niya ibibigay niya sa kampi niya. Totoo. Hindi man niya na-sustain yung lane niya, as long as bibigay mo yung advantage sa kampi mo, I think you're doing your job already. Yes. And that's totally fine. Hades with the BOD, Manjin. Actually, medyo delayed. Saktong BOD lang yan eh. Kung medyo tabla ang laban. Kasi nga, bubuhin mo pa yung machete. But still, damage is damage, Butters. I like what you pointed out. Si Sagitno talaga magiging make or break on zoning out proper heroes dito. Important heroes, I mean, for the side of Cignal Ultra. But then again, going back to Benny Cutie, dito na papasok kung bakit natin napipiboran itong Alice. The fact na pwede ka mang outplay. Kanina nga doon sa Turtle. He goes for the quicksand guard, Rhea, pero hindi na siya mabuhay. Rhea dito, he really tried to go for the sustain. Dinelay niya na onte, pero kasi ito yung pinaka-problema nila. Mag-up na yung Lord, Rhea will be up by then as well, pero kasi yung pag-set up ng team, doon sila malulugi sa Execration. Wow. Pero Cignal Ultra dito, wala silang pakialam. Yes. He will go for the initiate. There you go, sinabayan yung mga pero knock-up coming in from
Chakno himself. Pero where is the follow-up nandoon? Sa madang gilid, si Hades ang nawala. Pero si Chakno pa rin na-attackan ni Bensanity dito. Si Nipa, Imba DJ, Cyclone Eye out. Oh, Wush Umbrella Flea. Habol pa dito ang Glowing Blood sa Gitno. Coming in with the counter strike taunt. Pero hindi na abot pa. Execration still with different skirmishes all throughout the map. Sila pa lumamang doon, Butters. So, totoo lang, medyo nagulat ako doon. Cignal Ultra, they did go for the punish. Oo. So, yakin na yun. Naipit na doon si, naipit na doon si Ben Sanity. Not really Ben Sanity, but itong si Ben Cutie. And they could have gone for that punish na huhulihin siya. Pero naiintindihan ko din eh. Kasi ang hirap din talaga makahuli ng Alice kung hindi mo siya ma-reverse doon na mabilis. Ang mahirap, men. Lalo na, again, like yung cooldown pag umabot sa point na... Pwede kasing 1 second, 2 second na lang yung kanyang flowing blood. Mm. Only flowing blood and pwedeng ikaw pa yung mamatay. I like the initiation though. Coming in from Cignal Ultra. Mounting Shocker tapos tumadash in na. Pero mukhang mas eto pa. Sabi dito ng Execration, let's go! Suntukan na! Nakakuha sila dito ng dalawa. Execration will take this opportunity to go for the mid lane while waiting for the Lord up top. Now they are breaking down towers. They're not walking with the Lord. They're making their own way in. Wow! Sagitno and Benny Cutie, the Alice is back. Nagkasabayan. Ganon. Doon natin kilalang Execration. Doon sa mga biglaang ganon. Kung naintindihan mo yun, bahala ka na doon. Execration, flowing blood in. Avatar of Guardian in. Sabog ang mga mukha ng mga taga-Cignal Ultra. Basag ang Tore. Imagine trying his best to counter go, but Execration with the tower push. The name of the game right now, Cignal Ultra, masyado silang dikit na dikit. Literally, Alice in Wonderland. Kapag ganun ang nangyayari. Wow. Alice in Wonderland na nga, Butters. At ang problema pa sa Alice in Wonderland, nananaginip lang pala siya. And Cignal Ultra, magising kaya sila ngayon sa nightmare na nakukuha nila. Mm-hmm. And that is one of the things na pwede pa nilang magawa. It's not too late. As long as nandiyan pa yung base, kaya pa naman. Oo. Pero hindi ganun kadali. Ang ganda ng initiation doon ni Benny Cutie. We all thought that it was going to be sa Gitno, but sa Gitno was the follow-up. At lagi natin sinasabi na yung Avatar of Guardian ay mas better sa gitna pumasok. At ayun nga yung nangyari. Benny Cutie, well, again, I cannot emphasize this enough. This Alice is doing wonders. Ayos ba yun? Wonderland. Wonderland. Doing wonders for Team Execration. Benny Cutie, asan na yung pagiging passive? Oh, ayan wala na. Oh, yun na. Wala na. Wala ng passive. Chaos na. Chaos na. Tumipi na. And ayun yung maganda sa Execration eh. They know when to enter just like this. Pasok sa Benny Cutie dito with the Blood Oath. Yun na nga. Yun na yung signal, pare. Yung mga tipi-tipi na yun. Nagpiping na. Nako, mukhang tapos na ata. Ginamitan na ng Morse code, kumbaga, ng side ng Execration. Tatlo, actually dalawa, ang mawawala sa Cignal Ultra. At mukhang patapos na. Mountain Shocker, pangamba. Nako, hindi na kailangan. Sabi dito ni Baring Sagitno, meron pa siyang masapak. Pero mukhang si Hate ay tatakbo na lang. Nakapag-depensa pa ng bahagya ang Cignal Ultra. But Execration right now, they want to end this. Hindi nila kailangan magmadali dito, Manjin. Execration. Wow. Pero sabi nila, anong hindi kailangan magmadali? Gusto na namin dali ng game to. Surprised din sa Benny Cutie. Doesn't really care. There is the lockdown there and Hate dito sa may pinakalikod. Eto na nga. Is this the final fight? Mukhang it is. Two heroes falling low, but there you go. Execration.